Para sa mga first time manonood, part ang video na to ng freelancing mini-series natin. So, pali, small videos siya na maliliit na videos para targeted siya para sa mga newbie freelancers para makapag-start sila from scratch. So, kung interested kayo mapanood yung series na yon, tingnan nyo sa description sa baba yung playlist. So, check nyo yung playlist na yun sa start nyo sa umpisa. Hi! So, para sa video na to, pag-usapan natin yung mga portfolio meets na nagsistop sa inyo para gumawa ng sarili nyong portfolio. So, alam naman natin na kailangan natin lahat ng portfolio, ba? Diba? So, ayun, alam naman na natin kailangan natin, pero marami pa rin sa atin yung walang portfolio. So, pwedeng alam nilang kailangan nila, pero hindi nila, wala silang mailagay, or hindi nila alam simulan. Or pwedeng ayaw lang nilang gumawa, di ba? So, pero basta importante meron kang portfolio, lalo sa freelancing. Kasi yun ang magpapatunay na kaya mong gawin yung gusto mong i-offer doon sa client eh. So, hindi lang basta maganda yung cover letter mo, i-interviewin ka na ng client. Meron rin criteria yung client na titingnan niya yung mga past works mo. So, if nasa Upwork ka, okay na yung past portfolio mo, yung mga past work mo. Pero if outside Upwork, syempre kailangan mo ng something na mabibigay dun sa clients para makita nila yung kaya mong gawin. So, yung video na to, pag-usapan natin yung mga myths, yung mga akala nyong dapat pero hindi naman pala. So, yun. Number one, your portfolio should be a website. So, hindi, mali siya. So, hindi kailangan website ang portfolio mo. Pwede siyang document, pwede siyang PDF na nasa Google Drive, tapos ibibigay mo yung link sa client, or pwede siyang nasa Medium, LinkedIn, ganon. So, lalo kung writer ka, tapos wala kang website, pwede kang maggawa ng article sa LinkedIn. Tapos yung, kunwari, ano naman, kunwari graphic designer ka, pwedeng ilagay mo dun sa mga sites like DeviantArt, yung mga ganon. So, hindi necessarily kailangan mo bumili ng website mo para sa portfolio mo, lalo if nagsisimula ka pa lang. Pwede siyang i-target eventually, pero if nagsa-start ka pa lang, pwede kang mag-start sa kung anong meron ka muna. So, pwede rin siyang maging video. Kunwari, CS representative sa calls ang gusto mong i-highlight na skills. So, instead of sa words mo i-explain yung skills mo, syempre mas maganda ano yun eh, diba? Yung naririnig nila. So, pwede ka mag-record ng sarili mo nagsasalita, tapos i-upload mo siya sa YouTube. Lagay mo lang siya unlisted. Tapos, bigay mo lang yung link dun sa client. If wala kang YouTube, pwede sa Google Drive. I-upload mo lang sa Google Drive mo yung recording mo. Tapos, pakikinggan nila. Ayun. So, pwede siya maging portfolio mong ganun. Hindi necessarily kailangan written at hindi necessarily kailangan website. Ayun. Tapos, number two, your portfolio should be highly aesthetic and visual. Hindi kailangan na visually appealing ang portfolio mo. Like, kahit hindi nga siya kailangan website, diba? So, pwede nga siya maging PDF lang na sino-showcase yung skills mo, tapos bibigay mo lang yung link sa client. Ang importante kasi is makita muna nila yung kailangan mo. And nagsisimula ka pa lang eh. Hindi ka pa maraming experience. So, work with what you have now. So, ipakita mo yung kaya mong gawin ngayon. So, for example, wala ka pang kayang ibang skills or hindi mo pa alam. Pero alam mo na kaya mo mag-Excel, kaya mo mag Google Docs, ganun. So, gumawa ka ng file sa Excel. So, gumawa ka ng file sa Excel. Tapos, lagay mo ng mga normal na formulas, ganun. Yung alam mo gawin yung formula sa Excel, alam mo gawin yung mga lahat ng kailangan sa Excel, ganun. So, i-screenshot mo yung sarili mo na ginagawa yun. Habang pwede ka nagsasalita or pwedeng hindi. Or pwedeng, screen capture mo. Or pwedeng screenshot.
Tapos i-upload mo pa rin sa YouTube or sa Google Drive. As long as may makita niya kung ano yung kaya mong gawin. So, kung meron ka pang programs na kayang gawin, pwede mong i-screen capture na ginagawa mo yon. Tapos, kahit na dummy project lang or meron ka lang kinocompute doon na numbers mo. So, hindi necessarily kailangan sa client galing yung ginagawa mo. As long as meron kang screenshot or meron kang screen capture na nakikita nila na alam mo yung ginagawa mo. Pwede ka magsalita, pwede kang hindi. Basta, as long as makita nila yung kaya mong gawin, okay na yun sa kanila. Or, kunwari, marami. Kunwari, may Excel, mayroong, ano ba yung iba? Zendesk or Freshbooks. Kung may mga programs na ganun, usually naman dun sa mga yun, merong mga free trial, di ba? So, kunin nyo yung free trial, tapos gumawa kayo ng video nyo na ginagamit nyo yun. Pwede nyo i-screenshot or i-screen capture para makita ng client na alam mong gawin yun. Tapos, pwede ka gumawa ng PDF file. Tapos, i-highlight, parang gumawa ka ng paragraph doon. Siyempre, explain mo. Tapos, ibulat mo yung mga programs na kaya mong gamitin. Tapos, link mo yung YouTube link mo na screen capture na ginagawa mo yun. Pwedeng portfolio na yun. Hindi kailangang puro pang graphic design at puro art yung portfolio mo. So, pwedeng ganun lang. Pwedeng paragraph, bullets, tapos links sa YouTube or kahit walang links, i-mention mo lang yung mga kaya mong gawin. So, yun lang naman ang purpose natin, lalo ngayon nagsisimula tayo, para malaman nung client kung ano yung kaya natin gawin, di ba? So, isipin mo, yung mga ibang nag-a-apply, cover letter lang yung panlaban nila. Ikaw, may cover letter ka na, meron ka pang portfolio na ipapakita sa client. Di ba, mas lamang ka na nun? So, yun, figure out mo kung ano yung meron ka na at kung paano mo siya ma-showcase. So, lagi mong iisipin na hindi lahat ng client pag bibigyan ka ng pagkakataon na ma-interview at ma-explain sa kanya yung kaya mong gawin. So, dapat i-make sure natin na cover letters pa lang, ma-showcase na natin yung kaya natin gawin para sa kanila. So, kunwari, meron kang PDF nga, yung katulad ng sinabi ko kanina. Parang it says a lot about you na resourceful ka. Kahit wala ka pang website, nag-make sure ka na magkakaroon siya ng way para makita yung kaya mong gawin, di ba? So, plus points na yun sa'yo. Number three, your portfolio should only include finished works or projects. So, mali ulit ito. Hindi kailangan na finished projects lahat ng laman ng portfolio mo. So, kunwari, meron kang ginagawa para sa community nyo or meron kang ginagawang book. So, hindi mo kailangang tapusin para ipakita siya as a portfolio piece. So, kahit na in progress pa lang siya, pwede mo namang i-explain na in progress siya eh. Pero the fact na meron kang ginagawang ganun at alam niyang kaya mong gawin, malaking points na yun sa'yo, di ba? So, yun ang issue showcase mo kahit na hindi siya finished. Your portfolio should be more than X or more than blank. So, walang set number of portfolio pieces para maging okay ang portfolio mo. Pwedeng iisa lang yung laman ng portfolio mo, pero sobrang naipakita na niya yung kaya mong gawin. Katulad nung example natin kanina, kung customer service ng calls ang gusto niya applyan, tapos meron siyang video kung paano siya magsalita. Okay na portfolio na yun, hindi na niya kailangan ng maraming ganun. So, yun yung iisipin nyo, na hindi siya kailangan anim yung laman ng portfolio ko para maging kapani-paniwala. So, i-make sure nyo lang na kayang i-showcase kahit iilan lang yan. Kasi, umpisa pa lang naman eh. Wala namang nagsabi na kung ano yung gagawin mong portfolio ngayon. Eh, yun na yung portfolio mo forever, di ba? So, make sure every month, balik-balikan mo yung portfolio mo. Baka may maidadagdag ka na, ganon. So, kasi you'll never know. Baka may maghingi ng portfolio sa iyo na client. So, instead of aayusin mo pa para ma-impress yung client na yun, mas maganda yung maibibigay mo na siya agad, 'di ba? So, 'yun. Hindi necessarily kailangan marami ang laman ng portfolio mo. Ang kailangan is ma-showcase mo yung kaya mong gawin.
Tapos number five, your portfolio should be published. So, hindi. Hindi kailangan publish. Hindi kailangan website. Hindi kailangan naka-public sa YouTube. Basta ma-access ng client. So, hindi kailangan nasa free sites like Medium, LinkedIn, DeviantArt, yung Instagram, yung mga ganon. So, hindi kailangan ganon. Pwede siyang nasa Dropbox mo lang or nasa Google Drive. Bigyan mo siya ng link kapag mag-a-apply ka. So, umpisa pa lang naman eh. Take the first step lang. Hindi mo naman kailangan perfect agad yung portfolio mo pagpasok mo pa lang ng freelancing yun, di ba? So, ang mindset mo is iisipin mo na makakatulong kasi ito para makakuha ko ng client. So, kung ano yung meron ka na ngayon, kung ano yung kaya mo nang gawin ngayon, yun yung ilagay mo sa portfolio mo ngayon. So, ang mindset natin is hindi kailangan perfect pag simula ng portfolio, pero simulan mo na. Tapos as habang nag-grow ka, habang nagkakaroon ka ng client, nag-grow din yung portfolio mo.